Virgo, hi. Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for August 5 to 11, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, Virgo, let's see what's coming to you this week. August 5 to 11. Okay. A change in the wind. O, merong pagbabago. Iba, may pagbabago ng isip. Meron kayong desisyon na i-reconsider. Ayan. Change ng direction. Redirection. Let's see what else. Deep knowing. Ah, okay. So, yung iba sa inyo, kaya nagbago yung isip nyo. Kasi marami kayong na-realize na, ah, hindi pala yun yung gusto nyo. Meron pala kayong gustong ibang i-pursue. Hindi pala yun mas makakabuti sa inyo, kaya babaguhin nyo, no, yung direction na tinatahak ninyo. You also have community. Some of you will be more extroverted, no? Yung parang mas makikisalamuha ka sa mas maraming tao. Mas magiging open ka sa bagong connections, bagong friends. Pwede yung iba sa inyo may bago kayong trabaho, bagong career. Ayan, na meron kayong mga bagong makikilala. Ayan, so yung iba naman, pwedeng kayo ay papasok sa isang grupo, no? May tipong magiging part ka ng isang grupo wherein ikaw yung magiging leader, ikaw yung parang magiging officer ka sa lugar na yan dahil nakakikitaan ka nila ng leadership role. Okay, let's see your overall energy. You have the Five of Cups. Oh, meron dito ang pagsisisi. Kaya siguro kayo ay nagbago ng isip. Oo. Five of Cups. What is the Five of Cups? The Empress. Naku. Virgo. Okay, hindi naman ito mag-resonate para sa lahat. Pero kung kayo ay merong buntis, no? Kung kayo buntis o kaya meron buntis sa family, take extra careful. Okay? Lalo na kung napacheck upan tapos masela ng pagbubuntis. Kasi may losses dito na baka nasa huli, na, ang tawag doon? Nasa huli ang pagsisisi. Okay? So, hindi naman mag-resonate para sa lahat, but for those na merong pregnancy dito, be careful. Okay? Lalo na kung may mga issues kayo sa kalusugan ninyo. This can also mean, ano, meron ka naging decision in the past na gusto mong ayusin. Mm-mm. Gusto mo ngayon, ano, isaayos yung naging pagkakamali mo. Meron namang chance na maayos mo yun. What is your challenge? The Ten of Wands. Marami kang kailangan gawin. Maraming responsibilities. Minsan nakakapagod, no? Pag ang dami mong kailangan gawin, lalo na kung wala ka talagang katuwang, wala kang katulong, wala ka rin nakukuhang suporta sa iba, yung tipong mag-isa ka lang. Ang hirap i-accomplish. Pero kung gagawin mo siya one by one, no? One at a time, matatapos mo rin naman yung responsibilities, yung kailangan mong gawin, yung task mo. Yung nga lang nakakapagod talaga, no? So, kung ano lang yung kaya. Your opportunity is the Eight of Swords. Meron kang iiwasan or iiwanan na situation. Parang gusto mong kumawala sa isang limitasyon. Naku, Virgo, medyo, ano ha, hindi naman mag-resonate sa lahat yan, but maaring ngayong week na to can be challenging sa inyo. Lalo na't magsisimula or nagsimula na yung ano, Mercury retrograde. Mm-mm. You may feel emotional or parang medyo irritable kayo, frustrated. Okay? But I think meron kang opportunity ngayon na umalis sa isang limitation. Yung naglilimita sa'yo na magawa mo yung gusto mo. Your blessing is the Ace of Swords. Wow. So as a blessing, this is new beginning.
new opportunities coming in. This is clarity. Kaliwanagan sa situation na meron ka. Maari ring meron ka ng solusyon sa problema na kinakaharap mo. This can also mean a message or like a good news coming in para sa'yo. So, meron good news. Tinan natin kung in what area of life tong good news na to. Fourth house, related sa family, sa home life, family life, bahay, ari-arian, your properties, real estate properties, may good news. May good news sa family. Let's see, ano pa for Virgo. You have Sun in Aquarius in the 11th house. I think for some of you, Virgo, makakahanap kayo ng happiness sa mga taong nakasuporta sa inyo. Kasi yung iba, no, pwedeng within the family, hindi ka makahanap ng support. Pero outside of the family, meron. Like yung friends mo, yung mga kasama mo sa trabaho, yung mga followers mo. Alam mo yun? So, you will find happiness, you will find contentment within the group or community na meron ka. So, para makakuha ka ng support system sa community mo. You have Saturn in Sagittarius in the 9th house. So, meron kayong travel opportunities, yung mga na-delay na pagkakataon ninyo sa pagta-travel or sa pag-aaral, matutuloy na siya. You have Venus in Leo in the 5th house. Merong ano rito, dating, romantic connection. So, pwedeng meron kang merong magpapakilig sa iyo ngayong week na to. It's either your romantic partner or bagong person sa buhay mo na pwedeng makikilala mo siya sa travel, makikilala mo siya sa school, o kaya naman sa trabaho. Merong magpapakilig sa iyo. So okay na 'yon, at least may magpapakilig, 'di ba? May nakaka-inspire. Oh. Let's see, money, career, finances. Naku, Three of Swords. Ano to, Virgo? Ah, okay. Nagulat eh, no? Okay, Three of Swords and the Nine of Cups. So, kung kayo ay nagkaroon ng problema sa pera, sa trabaho, sa career ninyo in the past, ano siya, parang biglang babaliktad yung situation. Nine of Cups, this is fulfillment and happiness. So parang from malungkot, from disappointed, to being so happy. I think ito yung opportunity mo na kumawala dun sa limitasyon na yun eh. So yung iba sa inyo, pwedeng may nagawa kayong maling desisyon sa trabaho nyo, sa pera ninyo, sa business ninyo, pero magagawa nyo siya ng solusyon. Kaya yung problema na yun na naglilimita sa'yo, makakawala ka na dyan, no? So, you will find happiness, contentment na right after the challenge. Okay? So, let's see your love life. Love life. You have the Knight of Wands and the King of Pentacles. Yung iba sa inyo, if you are in a relationship, you will have more fun, no? Mag-enjoy ka, no, with your person. Pwedeng meron kayong mga pag-travel or meron kayong yung parang you will spend some money para sa isa't isa. Pwedeng bibigyan kanya ng regalo or ikaw magbibigay ka ng regalo sa kanya. So this is like kind of a cool and stable relationship. If you are single, pwedeng ang makaka-deal mo ay isang fire sign, no, na mag-i-enjoy ka sa company ng taong to. So, pwedeng siya yung namumuong romantic connection. Success! O, oh, diba? Bumawi naman sa inyo, Virgo. Today is a really good day. You're in the flow. Problems are solved quickly and easily, diba? Sabi ko sa inyo, may solution na yan. Helpful people show up. Yes, meron mga taong susuporta sa'yo. Part of the community, like what I mentioned kanina. And unexpected gifts fall into your lap. Wow. O, ayun na. Itong Nine of Cups na magbibigay sa'yo ng happiness sa money, career, finances mo.
Although meron ditong nagpa-disappoint sa iyo, naka-experience ka ng problema, pero magagawan mo rin naman ang solusyon niyan. Okay? Success. So that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye.